marami kang hatol sa likod. Totoo ba na ito ay sunna? Ano ang pananaw rito ng ilang mga Muslim scholars? Ang niqab ay nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, nang siya itinanong patungkol sa kung ano ang dapat isuot ng isang nag-hajj, yung nag-ihram. Ang sagot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yantaqibul mar'ah wala yantaqibna fi ba'd al-alfaz, hindi magniniqab ang babae. Itong hadith na ito ay narrate na isalaysay na iulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim rahmatullah alayhima. So ibig sabihin, mafhumo al-mukhalafa anna al-asla fil mar'ah libasun niqab. Ibig sabihin, automatically, kung ating pagtuon ng pansin ng itong hadith na ito, sa mafhum mukhalafa sa usulul fiqh, no, yung basis of Islamic jurisprudence, automatically, ang hatol ng isang babae, bago siya mag-ihram, o bago siya mag-hajj o mag-umra, siya ay nakaniqab. Kaya nga, pag siya ay nag-umra o nag-hajj, mas mainam utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dakilang huwarang propeta, na siya ay hindi mag-niqab. Tanbih. Liban na lamang sa isang situation o sa dalawang kalagayan, sabi ng mga ulama. Iza kana bi wujudil fitna. Pag mayroong fitna. May tukso. Halimbawa, yung mukha ng babae ay maganda. O yung kahit hindi siya maganda, pero yung kanyang mayroong part sa kanyang katawan na kung saan nakakaanyaya. Nakakahatak ng lalaki. Oh, kaya wajib sa kanya ang magnikab. Pangalawang situation, idha kana bikhtilat ar-rijal al-ajanib. Kapag mayroong halong mga kalalakihan na hindi niya close relatives. Hindi, kasi yung mga relatives niya ay dalawang kasi ang relatives, al-abadin at saka yung akrabin. Pag al-abadin, haram talaga na hindi siya magnikab. Yung mga malalayo. Oh, malalayong relatives. Ano yung mga malalayong relatives? Like halimbawa ng ano? First cousin, second cousin, third cousin, fourth cousin. Allahumma musta'an. Wajib sa kanya magnikab. Hajj, umrah, or hindi siya naka-ihram? Masakit ito, yung mga pinsan. Yan yung problema. Subhanallah. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma musta'an, sana ipatawarin tayo ng Allah. Payo ko sa lahat ng mga kababaihan na nagnanais na magampanan ang pagiging tunay na muslima. Tunay na pananampalataya sa Allah sa araw ng paghukom, na gayahin nila ang mga pinakamainam na pinakadakilang mga kababaihan na namuhay sa mundong ibabaw. Yung mga asawa ng mga propeta. At ganun din yung mga asawa ng mga pinakamainam na tao, ang mga asawa ng mga kasamahan ng mga propeta. Subhanallah. Allahumma musta'an. So nakikita mo, Ustad, ang niqab ay wajib sa babae. Yun ang pinaka-asal. Yan yung asal. Yan yung original na Islamic law or point of view about that issue.